Okay, ito na po yung butchi natin na binili ko sa palengke. Bali, ano po ito, isang kilo. Ang bili ko po dito is 100 pesos. Tapos, yung binili ko po pala to, linis na siya. Yan, oh, kaya nakagunting-gunting na po yung iba niya. Saka nakabukan na po. Ngayon, bali, syempre, gusto po natin na sure na malinis talaga siya. Kaya, i-double linis lang po natin. Ginagawa ko po kasi dito, inahati ko talaga siya sa gitna. Para malinis ko talaga yung pinaka nilalagyan ng ano, pagkain ng manok. Dito kasi muna po nang gagaling yung ano, pagkain ng manok bago pumunta sa tiyan. Dadaan muna dito. Ayan o, kita nyo po. May mga nakadikit-dikit pa kasi yan eh. May mga naiiwan pa rin po dyan. Yung, minsan yung mga feeds, lalo na bagong katay. Ayan po, yung parang mais. Naiiwan pa po, matigas po yun eh. Kaya nililinis ko talaga ulito para sure. Ayan, kahit isa-isahin ko po okay lang. Ito lang naman yung matrabaho dito eh. After naman po nito, madali na lang tulutuin. Okay, after naman po natin hatiin na lahat, nagawa ko naman po, binabanlawang ko to isa-isa. Yan, ang ganyan, kinikis-kis ko po. Ang daliri ko lang sa tubig. Yan, para sure po talaga na wala nang naiwan. Saka kung sakali po na meron akong di nahati, ayun, makikita po natin yan dito. Dito ko na lang siya hatiin ulit, saka diretso linis na rin, banlaw. Yun, ganun lang po, hanggang malinis na po natin lahat. Yan. Mabilisan lang po ito, lalo na kung ano, nagsasounds kayo habang gumagawa nito. Hindi nyo po mamamalayan, matatapos nyo rin agad. Yan. Okay. After naman po nito, yan, ito na. Okay na siya. So, ang gagawin naman po natin, lalagyan naman po natin ng asin. Yan. Mga 1/4 cup lang po ng asin yung kailangan natin dito. Yan. Tapos, lamas-lamasin nyo lang po. Para sure talaga na yung kumalat saka kumapit po yung asin. Tapos, iiwan lang po muna natin yan dyan. Ayaan lang muna natin for 5 minutes. Habang nakatambay po yung butchi natin, magpapakulo muna tayo ng tubig. Tapos, pagka malapit na pong kumulo, and time's up na yung butchi natin, nakapag 5 minutes na siya, babanlawan na po muna natin. Ayan, banlaw-banlawan nyo lang po. Mga 3 beses po natin babanlawan. Maganda po, dalawa yung lagayan nyo para madaling magbanlaw. Saka para sure po na mabanlawan natin na maayos. Kasi nilagyan natin ng asin eh. Yun, okay na po. Pagka okay na, ito na, nabanlawan na po natin lahat. Tapos nakulo na po yung tubig, pwede na po natin erekta. Ilalagay na natin sa kumukulong tubig. Yan. Dapat po, ano na, nakulo na po yung tubig bago nyo ilagay. Dapat po pala lubog sa tubig ah. Ito, ano na po ito, sakto lang po yung tubig nito. Paintayin lang po natin yung kumulo. Kasi pagka kumulo naman na po yan, napakuluan na natin ng konti, iimpis na po yung butchi. Makikita nyo po mamaya. Yan. Pagka kulo na po, makikita nyo po yan, umimpis na siya. Di ba po? Yan. So ngayon, ano, isi-simmer na lang po natin to. Pero bago pala natin isimmer, lagyan lang po muna natin ng suka. Yan. Suka, tapos lagyan din po natin ng ano, bay leaves. Tapos ng bawang, saka po ng ano, buong paminta. Tapos hintay lang po ulit natin kumulo. Tapos isi-simmer na po natin for ano, 25 to 30 minutes. Ayun, hanggang lumambot po. Ganito na po yung magiging itsura niya after natin pakuluan. Malambot na po, kaya pwede na po natin hanguin. Tapos po nito, pag nakuha na natin lahat, ang gagawin naman po natin ay hintayin lang natin siyang lumamig. Palalamigin lang po natin. Kung pwede nyo, kung gusto nyo po na hati-hatiin pa siya, mas paliitin, pwede rin po. Pero ito sa akin, sakto na yan. Pagka nilagay nyo po pala sa rep, ganito po yung magiging itsura niya. After ko po kasi ito palamigin, tinambay ko muna siya sa rep. So ngayon, ipiprito na po natin. Palulutungin na natin yung butchi natin. Yan. So dapat mainit na po yung mantika, tapos dahan-dahan nyo lang po ilalagay. Kasi tumatasik po yung mantika niyan, saka naputok din po eh. Kaya ingat na lang po, dapat naka-ready na yung takip nyo. Yan, so pag na ano na siya, tahimik na po, hindi na ganong maingay, pwede nyo na po tanggalin yung takip. Kasi hindi na po yan ganong natalsik eh. Pero ano pa rin po ah, ingat pa rin, baka mamaya gulatin kayo eh. Kailangan po kasi habang piniprito natin to, hinahalo-halo natin siya ng konti para magpantay po yung luto. Tapos pag nakita nyo po na ganito na yung kulay niya, medyo golden brown na po, yan o. Ibig sabihin po, pwede na natin ito hanguin. Luto na po ito, malutong na. Crispy na. Yan. May crispy butcheron na po tayo. The best to pang papak o kaya pang pulutan. Or pwede nyo rin po ito ulamin basta may masarap kayong suka. Yan. Tapos tanggalin lang natin yung excess na mantika niya. Pwede nyo tikman muna para matesting natin.
gaano ba ito kalutong. Ayan. Crispy crispy na po. Ngayon, lalagyan lang po natin ng konting flavor. Meron po kasi ako ditong chili garlic na pang flavor. Ayan. Budburan lang po natin, tapos haluin nyo lang po na mabuti. Ayan. Tapos diskarte nyo na po kung paano nyo haluin. Pwede po pala kahit asin paminta lang po yung ibudbud nyo. Ayun yung pang flavor natin. Masarap pa din po yun. Tapos papartneran lang po natin ng masarap na suka. Lagyan nyo lang po kahit anong pang paanghang na gusto nyo. Tapos game na po. Tara, kain po tayo! Yeah!